Isang magandang araw po sa inyo lahat. Andito po ako ngayon at i-share ko po sa inyo yung aking karanasan. At kung sasagutin ko po yung tanong ng karamihan na kung ang tindahan po ba ay isang kumikitang kabuhayan. Okay po? Sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo po kalimutan mag-like and mag-subscribe. Okay po. So ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung totoo nga ba na ang isang maliit na sari-sari store ay isang kumikitang kabuhayan. Okay po. Base sa aking experience po, kasi nung una, maliit lang po talaga yung puhunan ko. So maliit lang siyang tindahan, nasa terrace lang, kunti lang po ang paninda. So nung una po talaga, hindi ko po masasabi na kumikitang kabuhayan siya. Kasi po, syempre, unang bukas mo pa lang, kunti pa lang ang customer mo, kunti pa lang ang benta mo. So, maliit pa lang po yung tindahan ko noon at kakaunti lang din po yung benta ko. So, yung asawa ko, dito lang kami sa bahay, magkakasama po kami dito sa tindahan. So, binibiro pa nga po ako noon. Kahit daw po magtagal ako doon sa CR, wala pang bumibili. Dahil yun po talaga ang totoo. Nung una po, na medyo kunti pa lang yung bumibili sa amin. So, hindi ko pa siya masasabi na kumikitang kabuhayan. Pero, nagtiyaga po ako at pinagsikapan ko po siyang papalaguin. So, ang ginawa ko po, naging mapagmasid ako sa aking mga customer. Tinitingnan ko at pinag-aaralan ko yung mga ugali nila. Tapos, nakikihalubilo ako sa kanila. Nakikipagkwentuhan ako sa kanila. Hanggang sa nakuha ko yung loob nila. So, ngayon, napabalik-balik na sila dito sa akin. At saka, pinagmamasdan ko din kung ano yung buhay nila, kung ano yung gusto nila at kung ano yung madalas na binibili nila. So yun po yung kinukuha kong information sa kanila, tapos ina-apply ko po dito sa tindahan dahil kung ano po yung alam kong kailangan nila at binibili nila sa araw-araw, yun din po yung binibili ko sa grocery. Okay po. At siguro naging maagap din po ako. Maagap sa pagkuha ng mga, halimbawa yung mga kulang, kung ano yung mga kulang ko sa tindahan, inaagapan ko po yun. Kung meron po akong hawak na pera noon, talagang binibili ko kaagad kinabukasan. Doon sa grocery, binibili ko kung ano yung mga kulang sa tindahan ko, kung ano yung mga hinahanap ng customer ko na wala ako dito sa tindahan. So yun po ang ginagawa ko, pinaparoling ko po yung puhunan na hawak ko. Hanggat may hawak akong pera, binibili ko kaagad yun sa grocery, kahit araw-araw akong namimili, okay lang yun. Hanggang sa dumami ng dumami yung paninda ko. So, yun po, isa din po yun sa nagiging paraan ko upang makakuha din ako ng customer. Kasi talagang pinipilit ko na abutin kung ano yung mga kinakailangan nila sa araw-araw nilang pamumuhay. So, yun po. Ang pangatlo po, nagiging makatao ako. So, in the sense na, yun po, alam ko naman na mahirap din ang buhay. So, hindi ako nagpapatubo ng malaki. Kung ano ang alam kong tama lang na tubo, yun po yung ginagawa ko. Hindi na po bali kung kakaunti. Ang katwiran ko po kasi, kahit na kaunti lang yung tubo, pag ang customer mo masatisfy, pabalik-balik yan sila. So, yung kunting tubo ko, dahil pabalik-balik sila ng bili dito sa akin, dumami rin yun. So, inuuna ko po yung aking mga customer na masatisfy sila sa presyo ko bago ako. So, yun po ang ginagawa ko. At tsaka, nagiging friendly po ako sa kanila. Kasi, ang katwiran ko po, kung magiging strikto ako sa kanila or masungit ako, hindi na sila babalik. So, pagka pumupunta sila dito at may time ako, yun, kinakausap ko sila. Tapos, yun po, nakikipagkwentuhan ako kahit papano. Ayun, nakakakuha ako ng mga customer kahit yung mga nasa ibang kanto, ibang
ibang street, nakakarating po yan dito sa akin. Kasi nakilala po yung tindahan ko dahil nga po doon sa medyo mababa yung presyo ko. So yun po ang ano ko, paraan na para makakuha ako ng aking mga customer. So, and then sunod po, naghanap ako ng ibang makakatulong sa akin sa pagpapalago ng aking paninda. Kasi po, nag-uumpisa po ako sa maliit lang na puhunan. So ngayon, lalo na sa bigas, kailangan po ng malaking puhunan yan. So ang ginawa ko po, syempre nung una, naglalabas po talaga ako ng cash. Pero nung tumagal na po at yun po, nakilala na namin yung talagang supplier namin, nag-offer naman po sa amin ng consignment. So yun po ang maganda. Kasi na dadagdagan ko yung aking paninda na wala akong nilalabas na pera. So puhunan nila, ako yung nagtinda, sa akin yung tubo. So after a week, binabalik ko sa kanila yung puhunan. So isa po yan sa makakatulong sa tindahan para ito ay kikita. So hindi mo kailangan maglabas ng malaking puhunan sa pamamagitan ng mga consignment. Yun, nakakatulong po yun sa akin sa para magkaroon po ako ng ekstrang tubo. So yun po, naghahanap din po ako ng mga ahente kasi yung mga ahente po ay malaki yung difference sa price. Sa kung price kung ikumpara sa mga grocery. So yun po, nakakadagdag din po yun sa kita po kasi yung natitipid ko doon sa ahinti na kahit pasinta-sintabo lang, pagkaipunin yun kung ilan yung nakukuha ko sa kanila, kung ilan yung dasin-dasin na yung kinukuha ko kasi syempre consignment din yung iba. So yun, nakakaipon din ako ng tubo dun, so kumikita ako doon. And then yun po ang ginagawa kasi namin noon talaga, hindi po ako umasa dito sa tindahan nung una kasi yun nga po, sabi ko nga hindi ko pa siya masasabi na isang kumikitang kabuhayan. So nung lumago na po siya, dun ko na nasabi na ang tindahan nga ay isang kumikitang kabuhayan dahil dito ko na siya kinukuha yung lahat ng mga gastusin namin sa bahay. So yung pagkain, bills ng kuryente, nababayaran ko na siya sa pamamagitan ng kita ko dito sa tindahan. So ang ginawa ko po para hindi po siya malugi, kasi kadalasan yun sa mga tindahan nalulugi kasi kumukuha sila ng sobra-sobra dito sa tindahan. Sobra-sobra sa kinikita nila. So ngayon, ang ginagawa ko, ini-evaluate ko kung magkano yung kinikita ko. And then, ang for sure ko kasing tubo talaga doon ay 10%. Ipagpalagay na natin na 500 yung or kaya sabihin na 2,000 yung ano mo, yung benta mo. So ang pinaka sure doon ay 200. So para hindi malugi yung tindahan mo, dapat kung kukuha ka man dyan sa tindahan, huwag kang lumagpas ng 200 kasi yun lang yung tubo mo sa isang araw. Pagka kumukuha ka ng 500 or 1,000 sa isang araw, hindi mo na namamalaya na uubos na yung paninda mo kasi na kinukuha mo na yung sobra sa tubo mo. Kaya pati yung puhunan mo, nakukuha mo na rin. Kaya hindi mo na siya masasabi na kumikitang kabuhayan. So, sa akin naman, with my own experience, talagang nung una hindi pa siya kumikitang kabuhayan. Pero nung tumagal siya, na medyo lumaki na din yung benta ko, doon na ako nakakaipon at nakakapagpundar ako ng hanap buhay ng aking asawa. So yun po, sana po magiging makatulong ito sa inyo sa mga gustong magtayo ng tindahan. Yun lang po ang masasabi ko na sa una, hindi pa siya masasabing kumikita ang kabuhayan. Pero kapag kasineryoso mo siya at mamahalin mo siya, magkakaroon na din siya ng kita at maaari na makatulong sa pang-araw-araw nating pangangailangan. So yun po, maraming salamat po at God bless.